Sagad na sagad na ba? Baon na baon ka na ba sa kasinungalingang ginawa mo? Ha? Hiyang-hiya ka na ba sa purok ninyo o sa komunidad ninyo diyan? Ha? Na pinangalandakan mo presidente ang iyong ama? Hiyang-hiya ka na ba, iho? Ha? Kawawa ka naman. Hello, hello, hello. Magandang araw. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang gabi kung nasaan man po kayo, mga kalingap, mga kaibigan, mga kababayan. Saan man panig kayo ng mundo naroon. Kumusta po kayo? Ako pong muli si Dindo Balyaw. Walang sawang bibigkasin ng aking pangalan. Ayan. Maraming maraming salamat din po. At wala po akong asawa. Walang asawa. Meron po akong asawa. Aba, nangyayari sa akin, ha? Overwhelmed lang yata ako. Masaya ako, no? Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, sa inyong patuloy na suporta, no? Patuloy na nag-uumapaw na pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo, sa ating mga lolo't lola, nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya. Yan. Maraming salamat. Meron lang po akong kasi napanood ko po itong video na to ni Sir RP Max Vlogs. Opo. I-subscribe po natin siya, no? Si Sir RP Max Vlogs sa kanyang YouTube channel. Ano po? Isa po siya na nagga-guide din, no? Nag-mementor kay Mark, no? Kasamahan po natin siya sa Karepa. Yan, isang miyembro rin po ng COOS. Nakatulog ba kayo? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Tulog ba kayo ng maayos? Ngayon pa lang, no, kinukongratulate ko na po yung mga kandidato na nanalo po sa botohan. Ano? Kinukongratulate ko po kayong lahat. Sana po ay maghilom na yung nakaraan, yung mga sugat, at harapin po natin ang panibagong araw, no? Harapin po natin ang panibagong bukas. Ayan, bati-bati na uli, ha? O, bati-bati na uli yung mga nagkatampuhan dyan. Ano, dahil sa kanilang mga pinapaborang mga politiko. No? Bati-bati na uli tayo, mga kaibigan, mga kababayan, ha? Ganun lang ang buhay, no? Huwag nating seryosohin, okay? Ayan, so yung mga nanalo po ay sana ay huwag nyong kalilimutan ang inyong mga sinumpaang tungkulin sa ating bayan. Ano ho? Sa mga nanalong politiko, ano ho, tupadin ho natin ang ating mga plataporma, ang ating mga pinangako sa ating mamamayan. Ano ho, dahil diyan sa mga plataporma ninyo, kaya kayo iniluklok ng taong bayan. Sana ho, ay huwag niyo hong bibiguin ng taong bayan. Yun lamang po, maraming salamat. So, yun! May papanoorin po tayong video. Katulaga Bronson eh. Ito ay video ho ni Mark na humihingi ho, ha. Manood ka, Bronson. Hindi pa tayo tapos. Ha? Kung tapos ka na, hindi pa ako tapos. Ha? So ito, i-play ko lang ho itong video na to, ha, mga kaibigan, mga kababayan, ha. Ayan. Hingganun natin, tsaka ho natin ihimay-himay yung sinabi po dito ni Mark. Okay? Let's play this video. Nila. Ayun. Ah, siguro pagkakataon na rin ito, Mark, na ikaw magsabi. Ano sa tingin mo? Yung mga nagsabi na kinokontrol daw ni Kalinga Prab yung pagpa-vlog mo. Yan. Okay. So makinig ka, ha. Galing mismo kay Mark itong salitang to. Okay. Galing sa kanya. Siyempre hindi tayo maglalabas ng video rito or hindi tayo magtatatalak dito. Hindi ako magkukukuda dito nang wala tayong sapat na ebidensya na pinaghuhugutan ng katotohanan kagaya mo na walang pinaghuhugutan, ha, kundi koda. Okay, makinig ka, makinig ka, Bronson. Nga po yung mga sinasabi po na kinokontrol ako ni kuya, masasabi ko lang po dun, hindi po si kuya yung nagkukontrol sa akin. Ang sabi, Bronson, yung mga nagsasabi
na kinokontrol siya ni kuya niya, which is ni Kalinga Prab. Ay, hindi totoo. Ha? Ikaw talaga yung nagpalaki ng issue eh. Ha? Ikaw yung nagpalaki ng issue na wala naman dapat i-issue kay Mark. Kawawa yung bata oh. Walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam yung bata, ini-enjoy niya yung buhay niya. Tapos ikaw ito, kung ano-ano yung kuda mo yung sinasi, kung ano yung... Hmm? Nako. Ay, nako. Hmm? Puro ka kuda. Nananahimik yung bata. Ha? Tuloy natin, ha? Ay. Tuloy natin. Okay ba mga kababayan? At... Ako naman po, okay lang naman po sa akin na sinabihan naman ako ni Kuya na magpapaalam lang. Pero hindi po ako niya talaga kinokontrol. Pinababayaan lang din po niya ako. Kaya... Malinaw pa talaga sa sabaw ng sinigang eh. Ha? Sa sabaw ng tinola. Ikaw yung malabo sa sabaw ng pusit eh. Ha? Na hindi siya kinokontrol. Magpapaalam lang. Sapat na. Feel mo ko eh. Tuloy natin mga kababayan. Wala po si Kuya dapat po ditong wala po si Kuya hindi. Dapat hindi po si Kuya dapat madamay dito kasi Tignan mo ah. Yung bata na nagsasabi. Mas matalino pa sa'yo yung bata eh. Mas marunong pa mag-isip. Ha? Mas marunong pa siya sa'yo mag-isip. Nako. Hindi naman po talaga siya ang nagkocontrol sa akin. Kasi po ako lang naman po talaga yung parang kumukusa 'yan. Pinababayaan naman po ako ni Kuya, payag naman po si Kuya sa mga gagawin ko basta magpapaalam po daw muna. Kasi po nakakaano din naman po pag hindi nagpaalam. So ayun po. Si Kuya naman po hindi naman po siya nagagalit, nagmamasid lang po siya 'yan. Kaya hingin na lang din po ako sorry kay Kuya Rob kasi nadamay po siya dito sa mga sinasabi ko. Kita mo? Ha? Walang kinalaman yung tao, ha? Doon sa mga sinasabi mo, ha? Walang kinalaman. Mismo yung bata, si Mark, sa edad niyang yan, parang mas maigi pa tong mag-isip kesa sa'yo eh. Siya pang humingi ng paumanhin kay Kalinga Prab dahil sa ginawa mo. Ah, dahil sa ginawa mong marites. Tignan mo, yung bata pang nakaisip na humingi ng paumanhin ng sorry kay Kalinga Prab. Ha? Imbis na ikaw sana yung hihingi ng sorry. Ha? Ikaw yung magpa-public apology sa mga pinagsasabi mo patungkol kay Kalinga Prab. Pero yung bata na lang, nakakahiya naman sa'yo eh, di ba? Hiyang-hiya naman sa'yo si Mark. Di ba? Ikaw yung typical na marites, ha? Na masagap lang, may masagap lang na bulong, ha? Isisigaw na. Nang walang ginagawang pagre-research, walang ginagawang pagtatanong. Hiyang-hiya naman sa'yo yung bata. Siya pa yung humingi ng tawad sa pinaggagawa mo. Di ba? Nakakahiya naman sa'yo, Bronson. Wow. Dapat ikaw ang mag-public apology. Hindi yung bata. Ha? Dahil sa ginawa mo. Nasaktan yung bata para sa kuya niya. Dahil idinawit mo. Ha? Pinaratangan mo. Si Kalinga Prab. Ngayon yung bata na walang kamalay-malay, nabalitaan niya yung ganong sinabi mo. Siya yung umihingi ng sorry ngayon kay Kalinga Prab. Dapat pinapalakpakan niyang batang yan. Ha? Huwag mong isasama na yung bata. Ha? Yung bata nag-aaral, ang dami pala niyang ginagawa. Ikaw puro YouTube yung utak mo. Gusto mo ipasok dun sa utak ng bata yung YouTube. Ang dami pala niyang ginagawa.
Kinig ka. Isa lang to sa mga marami niyang ginagawa. Ilan lang to sa mga marami niyang ginagawa. Kuya, naging ako ng pasyensya pero oh? Alam ko naman po na tama yung ginagawa ko. Kaya ingat po kayo lagi. So yun guys, no, hindi po so, si... hindi po ako kinokontrol hindi kuya. Hindi po, wala pong ganung salita na kinokontrol. Oh. Nagkukusa lang po ako. Yun. Actually guys, itong si Mark, naobserbahan ko talaga sa kanya guys, no, siyempre, edad 15, ano nga, maasahan natin. Tama. Pag nasa labas po siya guys, nakaano yan, nakalagay yung headset niya sa ano niya, sa tinga niya. Tapos nagpi-play ng mga praising song, yung sa simbahan nila. So hindi po siya katulad ng, ibig sabihin, yung pagba-vlog po, parang hindi pa talaga nag-sync in sa kanya yung opportunity na yun. Lodi ko to eh, si Sir RP. Lalo maraming nakasubaybay sa kanya. Ngayon, ako na lang ang tinutulak ko po siya na, Mark, mag-vlog ka, mag-video ka, i-upload mo. Ngayon, kung tinatamad ka mag-edit, i-live stream mo na lang. Kahit na mga 15 minutes. 15 to 13 minutes. Madali lang naman po mag-edit. Para ka po kasing ano, makinig ka Bronson ha. Oras, nag-ano lang din po ako sa oras kasi. Ayan. Nagigipit din po minsan yung oras. Yun. Oh, siya na mismo nagsabi Bronson. Ha? Nagigipit sa oras yung bata. Kaya wag mo nang gawan ng kung ano-anong pagkuda-kuda ha. Tama yan, wag ka nang mag-live streaming. Ha? Tama yan, wag ka nang magkuda, nagmagmarites ka. Ha? Na puro kasi nung alingan naman yung sinasabi mo. Walang basihan. Ayun yung bata oh. Talaga mag dapat to mga kaibigan, mga kababayan, mga kalinga, mag-public apology to si ano eh, si Bronson eh. Sa ginawa niyang ano, paninira, yung sa ginawa niyang mga sinasabi niyo ho na wala namang katotohanan. Ha? Dapat mag-public apology itong batang to eh, itong iho na to eh. Ha? Ito si Bronson. Ba't palakpak? Dapat yan. Oh. Tuloy natin mga kaibigan ha, nakakagigil eh. Gigil mo ko eh. Module no? Sa aralin po kay La Pastor. Ayun. Lalo na po dun sa mga nagtuturo ko, sinuturoan ko mga bata. Yeah. Yun. Eh, so, ngayon nga po, hindi po ako hindi nga po ako makakapagturo. Okay. So hanggang dyan lang po muna. Kung gusto nyo pong panoorin yung full video, nandyan po sa channel po ni Sir. Ayan ha, RP Max Vlogs. Ayan po, panoorin po ninyo at subscribe po natin, no? Kita mo, busy din siya sa pagtuturo ng sa mga bata sa church. Anak ka ng bakaw. Anak ka ng... Ha? Ikaw talaga, oh. Ayan na, ha? Nagsalita na yung bata. Okay? Nagsalita na si Mark. Ha? Sagad na ba? Baon na baon ka na ba sa kasinungalingang ginawa mo? Ha? Hiyang-hiya ka na ba sa purok ninyo? O sa komunidad ninyo dyan? Ha? Na pinangalandakan mo presidente ang iyong ama? Hiyang-hiya ka na ba, iho? Ha? Kawawa ka naman. Ah, hindi ho, ito ha, hindi ho pagyamamayabang ha. Tama lang ho, no? Deserve ni Bronson yung atake natin. Kasi matindi ho yung ginawa niya eh, na kasinungalingan, no? Matindi ho yung paratang ho na ginawa niya eh. Kay Kalinga Prab eh. Hindi ho yun, ano eh, katanggap-tanggap. Oh, para sa akin ho, hindi ho yun katanggap-tanggap yung siraan mo yung tao na hindi mo naman alam yung buong katotohanan. Hindi ho yun maganda. Yung kukuda ka doon, tapos wala ka naman palang katotohanan na pinangahawakan. Puro parahatang lang pala yung sinasabi. Diba mga kaibigan, mga kababayan, matutuwa ho kaya tayo doon? Diba hindi ho tayo matutuwa doon? Kaya dapat mag-public apology to si Bronson. Ha? Humingi ng tawad kay Kalinga Prab. Ha? Humingi ng tawad dahil si Kalinga Prab yung talagang naratangan niya. Deserve ni Kalinga Prab ang public apology ng taon to. Ha? Bronson, kung nakikinig ka, Bronson. Gigil mo ko eh. Ha? Ayan ha, malinaw pa sa tubig ng ano ulan. Yung mga pinaggagawa mo. Ha?
Talaga Bronson eh. Public apology. Sigurado. Nakakahiya naman eh. Hiyang-hiya naman sa'yo si Mark eh. Siya pa yung humingi ng sorry kay Kalingap eh. Di ba? Kalingap Rab eh. Yun lamang po mga kaibigan, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok talaga sa aking mga video. Pag-share nyo, pag-like nyo, pag-comment nyo. Nababasa ko po lahat yan. At ako po ay masaya dahil masaya din po kayo. Ha? Ayan, maraming maraming salamat po. At hindi ko po ipinapangako pero gagawin ko po ang nang maayos ang aking mga ginagawang reaction video, ang aking mga opinion, kuro-kuro. Nang sa gayon po, lalo nyo po pong tangkilikin ang aking mga video. Ano po, patuloy po nating suportahan, siyempre, si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, at yung mga unicap po natin. Siyempre, ganun din po ang ating mga karepa na patuloy na nagmamahal din po sa Kalingap. At patuloy din po na nag-aambagan upang makatulong din po sa advokasya ng Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang. Hanggang dito na lamang po. Ako pong muli, si Dindo Balyaw. See you next time.